Yeah, sa video pong ito, talakayin natin yung isa sa pinakamalakas na asugi. Ayan po ay yung tinatawag nating asuging pula. O sa English ay Red Mercury. Yan, sana po ay walang mag-i-skip ng ads. Ayan, kung mapapansin nyo, naghahanda siya ng isang platito para ipakita yung asuging pula. Ito pong asuging pula na kanyang pinakita ay isang liquid. Yan. Hindi po siya yung asugi na sabi nga ay nakukuha sa loob ng bato, o minsan nga siya ay nasa gilid lang ng mga bato nakadikit. Yun pong asuging pulang yun ay parang goma. Ito kasing pinakikita dito ay para din siyang asuging liquid na kulay puti. Ayan, kung mapansin nyo, kulay pula. Same po ng asugi na liquid na puti. Ganyan din. Kalimitan nga, sabi ko nga sa inyo, ang mga asugi kasi, mapapansin nyo yan sa mga ospital kasi isa yan sa ginagamit nila. Sa mga thermometer, makikita nyo din yan. Pero po yun yung asugi na may lahok na, o baga hindi na puro. Yan, mapapansin nyo, umiiwas sa bawang yung asuging pula. Talagang humihiwalay, ika nga. Yan. Isa po pala sa pinakamalakas na uri ng asugi ang asuging pula. Kasi taglay po ng asuging pula ang kabal sa balat. Sabi nga nung iba ay talagang hindi pa nga ito halos putukan ng baril. Yun po ay kasabihan lang nung una panahon. Kaya mas madami yung naghahangad pa din ng asuging pula. Kasi nga ito daw ay napaka-inam at napakalakas na gamit. Ayan, pansinin nyo siya. Yung aura niya pati makikita nyo, mapapansin nyo. Pero itong asuging pulang ito, masasabi ko na mayroon ng halo o may iba ng mineral na inilagay dito kasi nga ginagamit nila sa ospital. Ang puro kasi niyan, yun nga sabi ko nga sa inyo, nakukuha po sa loob ng bato o kalimitan, kadalasan nasa gilid ng bato, nakakapit siya na parang goma. Pero hindi siya napuputol kahit banatin nyo. Kaya siya yung hanay ng asugi na pinakang malakas. Sunod pa po sa kanya ang asuging dilaw. Pangatlo ay ang asuging itim. At ang pang-apat ay ang asuging puti. Ayan. Delikado po na paalala lang po, ang asugi po ay lalo na kung liquid, hindi po siya iniinom o nilulunok. Magdudulot kasi yan sa inyo ng maaari na lumaki yung tiyan nyo kasi sila po ay dumadami. Yan po ang tatandaan natin. At kung ibaon man po sa balat, pilitin po na sa balat lang. Kasi pag sa laman po nakaabot yan, ay maaari kayong magkaroon ng karamdaman. Mapapansin nyo na parang nagkakabukol yung mga katawan nyo. Kasi sabi ko nga sa inyo, siya ay dumadami. Napakadelikado. Kailangan talaga yung proseso ay tama. Kasi once na nangyari ay ganun, magbubuo ngayon ng kanser sa balat. Ang pagbukol ng balat nyo. Ayan, napakadami niyang asuging pula. Pero sabi ko nga, itong asuging pula niyang ito, artificial na may halo na. Sabi nga, hindi puro. Kasi yung puro nito ay
parang goma na nakadikit nga lang sa bato, minsan na sa loob ng bato. Ayan. Salamat nga po pala sa suporta at nawa po ay may matutunan tayo dito sa pinakita kong video. At sana po ay tapusin nyo na din yung ads kung may ads po. Marami po salamat. Muli po, agimat namang yan.